Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today, gusto kong pag-usapan natin kasi masyagal, ganyan. Matag na itong request, itong matag na itong tanong sa akin na hindi ko pa nasasagot. Dahil hinahanapan ko pa siya ng panahon na upuan. So, gusto kong pag-usapan ito guys dahil marami sa atin, sa family natin, like sa mga mag-asawa, ito yung nagiging rason ng awayan ng mag-asawa. At ito yung mga nagiging problema ng mga mag-asawa talaga. So ito ay tungkol dun sa kung kailangan natin tulungan yung ating mga mother-in-law, yung ating kapamilya ng ating mga yung ating asawa or yung mga kapatid nila, like that. So yung mga mostly na tinatanong sa akin. Unang tanong, kailangan ba natin silang tulungan? Kailangan ba natin silang bigyan ng tulong? Yung mga mother-in-law natin, yung father-in-law natin, yung side, yung mga magulang ng mga, yung mga magulang ng ating asawa. For me, depende kasi yan guys, depende kung meron ka namang maitutulong, why not, diba? Tulungan mo sila kung kaya mong tumulong. Pero for me, kung meron ka namang maibibigay talaga, bigyan mo. Kasi sobrang napaka-importante yung nakikita din, for example, sa amin, nakikita ng asawa mo, yung ginagawa mo sa parents niya, parang mas mamahalin ka pa ng asawa mo. Pero case-to-case basis yan, guys, ha? Kasi syempre, kung naghihingalo pa yung buhay nyo, hindi naman kailangan pera yung ibigay mo sa kanya na tulong. Pwede namang yung sarili mo, yung oras mo, pwede mong ibigay sa kanya na tulong yun na kahit bigyan mo siya ng, for example, kung busy-busy siya, kung nagtitinda siya, pwede mo siyang bigyan ng panahon na at least tumulong ka sa kanya doon, or mga konting-konting bagay na patutulong lang, kung maglalabas siya, pwede mo siya tulungan, mga ganon, maraming ways, no, na ipakita mo yung pagmamahal mo sa parents ng asawa mo. So, mga ganon guys, it's just a case-to-case basis. Kung wala ka talaga maitutulong na pera, kung wala ka, yung panahon mo yung ibigay mo na tulong sa kanya, okay? And kailangan pa talaga bigyan ng regalo yung mga mother-in-law natin, yung ating mga biyanan, ganon. I think yes, kasi parang ano mo na yun sa kanila, parang I think part ng pagiging pinakasalan mo na siya yung asawa mo, parang naging magulang mo na din sila. Kailangan mo silang regalo, ka-like sa amin. Hindi man kami makabigay sa kanila araw-araw ng alam mo yung regalo, pero talagang sinisigurado namin kasi syempre hindi naman kami mayaman, 'di ba? So sinisigurado ko na makakabigay ako sa kanila na like sa Pasko or like sa my birthday. At least meron akong maibibigay sa kanila. Kasi simple lang naman yung aking mga biyanan eh. Bigyan mo lang ng bag, maligaya na yung mama ni papa. Diba? So, mga ganong mga gawa. Yung mga simple ko, hindi na kailangan bonggang-bonggang regalo talaga. Diba? Tingnan mo lang kung ano yung mga gusto nila. Pangatlong katanungan is kailangan ba silang buhayin? Diba? Kasi may mga ganun eh, na no, kasal na kayo, pero yung asawa mo, binubuhay pa rin niya yung parents mo. So, ganito yun guys, sa aking pananaw, no? Kung marami naman kayong magkakapatid, hindi mo responsibility na buhayin yung family, ikaw lang yung bubuhay sa mga magulang mo, diba? Kasi kung marami naman kayo, pwede nyo pag-usapan ng magkakapatid, pwede pag-usapan nila, ng for example, sa mga kapatid na asawa ko, pwede nilang pag-usapan yun kung alam yun sa ganitong buwan, magbibigay ka or what or something. Pero kung walang-wala talaga, kung wala kang maibigay, di ba, kung nagigikaos na nga kayo, tapos ang dami mong ang dami naman niyang mga kapatid, hindi pwedeng ikaw na yung buwan sa kanila. And hindi naman kailangan buhayin kung kaya naman, kung meron naman silang pagkabuhayan, 'di ba? Kung hindi pa naman sila ganoon katanda, kung kaya naman nilang sustentuhan yung sarili nila. Hindi naman kailangan buhayin. Pwedeng magbigay ka lang sa kanila ng at least like
sa isang buwan, bigay ka ng bigas or what or something, ganun. Swerte lang siguro kami kasi yung mga parents ni Papa, hindi naman sila umaasa sa amin na buhayin namin sila. Pero kami, hindi naman ako masasalita ng tapos. Pero ang masasabi ko lang talaga no is, kung pamilyado ka na, hindi mo talaga responsibilidad yung mga magulang ko na buhayin sila, okay? Pero, para sa akin na anak, parang ano na lang natin, pasasalamat lang sa mga magulang natin yun na bigyan naman natin sila ng ano, kasi siyempre kung matatanda na sila, diba? Bigyan naman natin ng konsiderasyon na magbigay tayo sa kanila. Kasi siyempre, kawawa naman, diba? Yung mga magulang natin. Pero, for me, na ako ngayon na magulang na ako, ayokong darating yung time na si Hagrid mapiperwisyo pa siya sa amin. Kaya kami nagsusumikap. Dahil gusto namin na pag nakaroon na siya ng sarili niyang pamilya, ayaw namin makaabala sa kanya. Pero siyempre yung ating mga magulang, hindi naman nila napaghandaan. Mostly, hindi ba mostly sa mga magulang natin, hindi nila napaghandaan yung kanilang pagtanda. Talagang wala silang pera, ganun. So, kailangan silang tulungan. But then, para sa akin, kung talaga nag-i-house ka talaga, like sa amin, hindi naman pwedeng tulong ng tulong sa kanila. Dahil kung sarili naman namin, hindi, hirap ka ng tulungan, kailangan mo na muna siguro tulungan yung sarili mo bago ka makatulong sa iba. Kasi syempre, kung tutulong ka sa kanila, napansamantala lang, diba? Kung tutulong ka ngayon, tapos next month, hindi ka naman makakatulong kasi kapos ka. So, gusto namin na tutulong kami sa kanila, yung tuloy-tuloy na kaya ngayon, mas tinutulungan pa namin yung sarili namin. Parati kong sinasabi kay mama, yung sa mama ko, na ma, like, ganun, meron siyang mga kailangan, meron siyang mga problema na ganun. In-express ko kay mama talaga na ma, sa ngayon, wala pa muna ako maitutulong sa sa'yo dahil syempre, kailangan mo namin tulungan yung sarili namin dahil alam mo naman na ganyan, diba? Parati mo sinasabi kay mama, hintay-hintay lang ma, kasi mas gusto namin na pagdarating yung time na talaga hindi mo na kaya magtrabaho, kami naman yung sasalo sa'yo, yung bubuhay sa'yo. Pero for now, kailangan mo namin tulungan yung sarili namin para para sa pagdating ng panahon, mas magandang ang tulong pa yung maibibigay namin sa iyo. Alam mo yun, sa mga magulang, yun yung pinaghahandaan kasi namin. Kasi maraming mga magulang na iniiwan na lang ng mga anak na matatanda na. Alam mo yung kawawang-kawawa talaga sila. So, yun yung pinaghahandaan namin sa pagdating ng panahon na yun, hopefully, in God's time. Sana ay okay na yung lahat, yung kaya na namin silang buhayin, kaya na namin silang, tawag dito, kaya na namin silang pakainin. Dahil syempre, matatanda na sila, wala na silang mga trabaho, diba? So, ganun. Pero sobrang importante din na pag matatanda na yung mga magulang natin, hindi din maganda na nakastuck lang sila sa bahay. Importante na meron silang ginagawang mga negosyo. No? Kung ano yung mga ginagawa nila ngayon, feeling ko hindi kailangan mawala sa kanila yun. Kasi napapansin ko, pag nawawala na yun sa kanila yung ginagawa nila, parang mas nagiging weak sila. Parang alam mo yun, kasi maraming mga ganyan eh. Nagiging weak sila pag hindi na sila nakakapagtrabaho. So maganda yung meron din silang ginagawa at least. Pero hindi yung grabing ano talaga, stressful na gawain. Yung mga patinda-tinda na lang, ganun. Para at least meron silang sariling pera. Kasi may mga magulang na meron silang pride na parang ayaw nilang yung binubuhay lang talaga sila ng anak nila. Gusto nila meron pa rin silang sariling pera. Parang ganun. And then, yun yung mag-i-advise ko. Pero may nagtatanong sa akin yung mga kapatid nila, kaya naman talagang buhayin, kasi ganyan. And para sa akin, case-to-case basis din, kasi syempre, for me lang, hindi mo kailangan buhayin yung mga kapatid mo, pero kung meron ko mang maitutulong, itulong mo. Pero hindi naman yung kailangan, kung for example, kaya naman niya nang magtrabaho kasi malaki na siya. Magtrabaho siya, 'di ba? Turuan mo siya magbanat ng buto, hindi pwedeng ini-spoil mo siya. Tinuturuan mo siya maging tamad. So kailangan mong iparana sa kanya yung totoong yung realidad ng buhay kasi pagdating ng panahon, alam din niya kung paano mamuhay talaga ng ganito na ganito pala kahirap kitain yung pera, 'di ba? May mga ganun kasi
kaso na talaga minubuhay yung mga kapatid. Pero kung gusto mo naman talaga siyang buhayin, kung marami ka naman pera, they go, diba? Pero for me, yung aming prinsipyo, kailangan malaman yung mga kapatid, like sa mga kapatid ni Papa, kailangan malaman nila yung gaano kahirap kinikita yung pera. Kasi sa darating na panahon, mapapakinabangan din nila yun. Diba? Mapapakinabangan din nila yun, yung mga lessons na mapapagdaanan nila, yung mga trials mapapagdaanan nila, diba? And then, yun lang yung gusto kong i-share. Kasi alam ko maraming sa inyo ang patanong tungkol doon, nagme-message sa akin about dyan na mga problema. And my final say dito sa topic na ito is really, kung yung pinakasalan mo na yung asawa mo, yung mga magulang niya is magulang mo na rin. Kasi mas mamahalin ka pa ng asawa mo, guys, kapag mamahalin mo, kung nakikita niya na mahal mo yung mga, yung kapamilya niya. And sobrang importante. Kasi kaya may mga bagay noon na hindi ko naiintindihan, na talagang naiinis ako sa parents niya, ganun. Pero naiisip ko, bakit naman ako maiinis, diba? Kasi wala ka namang choice. Nung pinakasalan mo siya, forever mo na sila makakasama, bigyan mo sila ng chance, diba? Bigyan mo sila ng chance na magustuhan mo sila at magustuhan ka rin nila. So, yun yung naging nangyari. So, yun, naging close ako sa mga kapatid niya. Noong nag-aaway-away kami. Pero, talagang, winner ko talaga yun para alang-alang sa family niya. Kasi family niya yun eh. Kailangan mong mahalin. And then, na-realize ko na, ah, okay. Ganun naman pala. Ngayon, parang, minahal ko na talaga sila. Sobrang attached na ako sa kanila. And, yun, masaya lang. Masaya lang na pag gano'n na, yung pati yung mama niya, minamahal na rin ako. Parang ganun, in return, yung mamahalan na kayo. So, walang problema, diba? So, yun yung final say ko. Mahalin mo yung parents ng asawa mo. Kasi, kahit gano, kahit kung ayaw man nila sa'yo, they fine, okay lang. Pero, gawin mo lang yung part mo na, alam mo yun, ipakita mo lang na kahit ayaw nila sa'yo, parang inaano. Kasi ganun din ako noon eh. Yung parents ni Papa, ayaw din nila sa akin noon. Talagang hate na ako. Pero ginawa ko lang yung ano yung tama. Minahal ko yung mga kapatid niya. Doon ako nag-start sa kasi mahilig ako magturo. So tinuruan ko yung mga kapatid niya. Meron pa siya mga batang kapatid noon. Nung medyo, ano pa, nung baguhan pa lang kami talaga ni Papa. So, naano ko pa yung mga kapatid niya, maliliit pa. So, tinuruan ko. Doon ako mga shirt, minahal ko yung mga kapatid niya. Nakatulong din siguro na naghahanap ako ng kapatid. Kaya, yung mga kapatid niya, ako yung nag-disiplina no, sa kanila. Minahal ko talaga sila. As in, talagang genuinely yung aking pagmamahal talaga sa mga kapatid niya. Talagang, ayun. So, siguro nakita din ng mga magulang niya na ganun. So yun, natanggap na nila ako, na minahal na rin nila ako. So nagpapasalamat din ako sa kanila, yung sa aking mga sister-in-law at saka sa aking mother-in-law, sa aking father-in-law, na ayun, minamahal na rin naman nila ako. And then yun lang yung aking final say, guys. Love each other para mas maganda yung samahanin yung pamilya. Kaya nakikita ninyo talagang pag may mga okasyon, talaga nagpaplano kami na kailangan mo yung family na sumasama-sama kumain. Yan. So, ayun lang, guys. So, I hope you guys enjoy. Sana ay may nakuha kayo at may na-pull kayo dito sa ating topic ngayon, at meron akong nasagot ko yung mga katanungan ninyo. At kung meron pa kayong request na ipapagawa sa akin na video, i-comment nyo lang sa baba, guys, dahil hahanapan natin yun ng paraan. And ayun, I see you in my next video, guys, and please don't forget to subscribe and follow nyo ako sa Facebook, Instagram, our family budget, and see you in my next video, guys. Babush!